Ito po si Sas Rogando Sasot. Kamusta na kaya sila ng kanyang kaibigan na si RJ Nieto, o kilala po natin bilang Thinking Pinoy? Hinusgahan niya kagad si RJ Nieto o Thinking Pinoy nang hindi man lang inalam ang panig nito. Eh, nakakatawa kasi kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, dapat inalam mo muna kung ano talaga ang damdamin ng kaibigan mo bago ka nag-meltdown sa harapan ng social media. Ikaw ang sumira ng inyong pagkakaibigan, hindi si RJ Nieto. Si RJ Nieto, ang ganda ng pagtingin sa iyo, Sas Rogando Sasot, pero sinayang mo. Dahil sa maling pagbibintang mo kay Thinking Pinoy at kasama na rin si First Lady, na ang nasa likod ng Facebook page na Politic PH ay itong dalawa. Nagkamali ka dyan, kaya tingnan natin kung ano ang karma na darating sa iyo sa hinaharap sa ginawa mong pagsira sa pagiging magkaibigan ninyo ni Thinking Pinoy at saka sa ginawa mong pambibintang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, nagkaroon ng tagpo nung isang araw kung saan namahagi po ng libreng bigas ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Rojas City, Capiz Province. Eh, alam niyo naman, yan po ang hometown ng mga Rojas. Hindi maikakaila din na ito pong si Ma Rojas ay pinsan po ito ng ating unang ginang Lisa Araneta Marcos. At hindi rin maikakaila na nung mga panahon na sila po ay mga binata pa, sila ay magkaibigan din, magkasama sa Estados Unidos sa mga lakad-lakad. Kaya nga nagbiro si Pangulong Bongbong Marcos, huwag mong sasabihin yung mga ginawa natin sa New York during the time. Pero pabiro lamang yon. At alam naman natin na hindi naman po sila gumawa ng illegal nung mga panahong iyon. Pero bilang bachelor, siyempre binata ka eh. Parte ng pagkabinata ang pagiging masaya. Kaya naman, hindi maikakaila na beyond politics, hindi magkaaway ang tao na ito na si Mar Rojas at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang naman kasi ang mga malisyoso ang pag-iisip. Ngayon, dahil hindi mo matanggap, nagme-meltdown ka na naman. Share ka na naman ng kung ano-ano sa posts, sa Facebook post mo. O, katulad nito, nagpapaniwala ka kay Maharlika. Eh, akala ko ba international relation expert ka, Sas Rogando Sasot? Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba magna cum laude ka? Pinagmamalaki mo na ikaw ay graduate sa Leiden University. Tapos, maniniwala ka sa isang Maharlika. Anong uri yan ng international relation expert? Pag IR expert ka, hindi ka dapat naniniwala sa mga ganitong uri ng tao na walang ginawa kung hindi intrigahin lamang ang mga taong kinagagalitan nito, pero para lamang kumita ng pera. Kasi alam naman natin, ang vlogging nitong si Maharlika ay bread and butter niya rin. Huwag ka nang magkaila, Maharlika. Huwag ka nang magpahayag sa harapan ng o magpakilala sa harapan ng publiko na ikaw ay mayamang tao o saksakan ng dami ng negosyo. Hindi, parehas ka lang din namin na nabubuhay ngayon sa pagbablog. Ang pinagkaiba natin, ako wala akong sinisira ang tao. Ikaw, walang hiya ka eh. Kung ano ang mga pinagsasabi mo, puro paninirang tao nang wala ka namang mabigat na mga ebidensyang pinangahawakan. Puro hearsay, puro sabi-sabi. Sabi ng mga nag-send sa akin, nag-email sa akin, nag-message sa akin, tapos palalabasin mo ngayon, tama na sila, tama ka na, at may ebidensya ka, anak ka ng teteng ka. O eto, nag-post si Sas Rogando Sasot. Sabi nung Queen of Meltdown doon sa kanyang dahilan ng pagme-meltdown, kasi itong si Politic PH ang dahilan kung bakit nag-meltdown itong si Sas Rogando Sasot eh. Tinawag niyang Bobo yung Politic PH. Eh si Politic PH yata ang nagsulat nito. It appears Sasot is eyeing a spot on the Kakampink's roster. O tingnan niya natin kung si Politic PH nga yan. O, puntahan natin yung page ni Politic PH. Bobo daw si Politic PH. Ayan o. O, diba? Sabi ni Politic PH 5 hours ago, it appears Sasot is eyeing a spot on the Kakampink's roster. Will they extend their welcome to her with open arms? Yan. Kaya ngayon, sabi niya, ang bobo talaga ng mga natitirang vloggers ni BBM. Bakit natitira? Mas marami pa rin kami na nananatili. Kayo lang naman yung mga umalis.
dahil actually hindi naman kayo mga PBBM supporter. Kayo yung mga tao na nagpanggap na PBBM supporter para lamang makakuha ng interest sa kasalukuyang gobyerno. Personal ang inyong pakay, hindi para makatulong sa taong bayan at sa bansa po nating minamahal. Ganun kayong mga DDS na sumapi kay Pangulong Bongbong Marcos. Mabuti pa nga yung talagang alam namin na kalaban namin sa politika kahit paano. Sila merong delikadesa. Katulad ng si Banat Bay, kahit paano, kahit kalaban natin yan sa politika, nanindigan yan. Na ayaw niya talaga sa ating mahal na Pangulo simula noon hanggang ngayon. Pero itong mga tao na ito, ito yung mga mapagpanggap na akala natin, kumakampi pala, meron lamang interest na hinahangad at hindi na ibigay ito. Kaya naman ngayon, todo banat po sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, nagpaliwanag pa. Ang ibig sabihin niyan, there is no difference between pink and red. Kaya kayo nagsasabuatan, anak ng Teteng. Hindi mo na kailangan paliwanagan pa. Iba rin ang ibig sabihin dito ni Politic PH. Sabi niya nga, it appears Sasot is eyeing a spot on the Kakampink's roster. Will they extend their welcome to her with open arms? Sarkastiko yung post na ito. Hindi ang ibig sabihin nito, hinahangad mo na sumapi sa Kakampink. Ikaw naman, literal mong pinaniwalaan. Kaya ngayon, nagpapaliwanag ka pa sa Facebook page mo. Pero ang totoo lamang, ikaw ay bitter na bitter sa mga nakikita mo na ito. Kasi, katulad nito, nakita niya na nakipagpulong si Speaker Martin Romualdez sa Makabayan Block. Ang paniniwala kagad ng mga DD shit, tumatraidor na kagad si Speaker Martin Romualdez sa bayan. Oy, Sasrot, tapos na ang red tagging. Ngayon, kung sa tingin ninyo, kapanalig talaga ng left itong Makabayan Block, walang problema. Pero kung ang paningin ni Speaker Martin Romualdez, bigyan sila kahit paano ng boses sa harapan ng publiko dahil sila ay bahagi ng oposisyon, mas walang problema doon. Nasa demokrasyang bansa tayo. Hindi nyo pwedeng diktahan ang kahit sino na sabihin ang gusto nyo lamang madinig sa harapan ng publiko. Nasa demokrasyang bansa tayo, wala tayo sa komunista. Ano ngayon kung nakipag-usap si Speaker Martin sa Makabayan Block? Mas mabuti nga yan, nagkakaisa. Ang hinahangad ng Pilipino, matapos na ang kaguluhan. Pagka may nagkaroon ng pagkakaisa, wala ng kaguluhan. At yon ang pineprevent ng mga DD shit. Kasi bakit? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, produkto yan ng kawalan ng pagkakaisa. Minority president si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kanilang way para manalo, hopefully sila, sa darating na 2028 dito kay Sara Duterte. To divide and conquer. Ganun lang ang gusto mangyari ng mga ito. Ayaw nilang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino kasi pag nagkabahagi-bahagi tayo, halimbawa ang mga dilaw, ang mga pula, at iba pang mga kulay, patuloy na naglaban-laban, papasok ngayon ang DD shit at magkakaroon sila ng pagkakataon para manalo. Pero paano ngayon kung sa finally na hinahangad po natin na mangyari na ang lahat ng mga Pilipino, dilaw, pula at iba pang mga kulay nagkaisa, wala nang pagkakataon ng mga DD shit na maipanalo ang kanilang hinahangad na maging presidente. Kaya ang gagawin nila, lalasunin nila ang isipan ng taong bayan para hindi magkaroon ng pagkakaisa. Ganyan ang layunin ng mga yan. Sabi niya pa rito, binili lang nila ang Partido Federal. Yup, that's what the power behind the throne told me in a video call. Yan ka na naman. Hearsay ka na naman. Wala ka na naman personal knowledge. Talagang ang kagalingan mo ay self-proclaimed lamang. Ikaw ay nagmamagaling. Sa madaling salita, tama itong si Politic PH na ikaw ay isang misangat bangko. Kasi hindi mo alam kung paano ilatag ang katotohanan na ikaw ang mismong nakakaalam. Yung personal knowledge, puro hearsay ang mga pinagsasasabi mo. Ito pa, ang gusto talagang posisyon ni Tamba 1 DOF. Pinalalabas niya pa rito na marahil ang tinutukoy niya ritong Tamba 1, itong si Speaker Martin Romualdez. Department of Finance, the power behind the throne told
JNI sa Benguet ng Holy Week 2022. And then itong Tampatu DFA Secretary, si Aimee Pumalag, ang sabi niya, mahiya naman tayo sa mga Pilipino. Uy, dinadamay mo pa rito si Senator Aimee Marcos. Anyway, wala akong pakialam kung kumampi sa inyo si Senator Aimee Marcos. Tandaan niyo, hindi ako loyalista. Ha? Kaya regardless kung magkakampi man si Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos, I don't care. Sabi doon. Excuse me. Sabi doon sa kawawa naman na mag-ina na pinatay tuloy ng pulis na di umano'y pinatay din sa loob ng Bureau of Corrections panahon ni Gerald Bantag. Okay, naisinit ko lang. Naalala ko kasi si I don't care. Ganun ako sa inyo. Wala kaming pakialam. Ha? Hindi ako loyalista. I am a PBBM supporter. Kaya kahit kumampi si Senator Aimee Marcos sa inyong mga DD sheet, wala kaming pakialam. Ang mahalaga, presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, wala akong pakialam kung sinong maging presidente sa 2028. O ngayon, ito, bitter na bitter ka. Alam ba nilang nagpa-party kayo sa Cubao ng nanalo ko? E ano ngayon, magpinsan si Martin, si Marrojas at saka si First Lady Lisa Marcos. Wala namang masama siguro kung matuwa, ipagdiwang ng kanyang kamag-anak ang pagkakapanalo ng kanyang asawa, di ba? Oh, talaga kayo, mga malisyoso kayong tao eh. Pero ito ang pinaka masaklap na katotohanan kung bakit ka bitter na bitter, Sas Rogando Sasot. Itong pinalalabas ninyo na ganito, bida itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi mo rito, yung ni-risk ni Digong ang political capital niya in his first 6 months para mapalibing tatay mo sa libingan ng mga bayani after almost 3 decades. Tapos nakikipagsabuatan ka sa mga gustong ipahukay tatay mo para pabagsakin ang anak ni Digong. Ngik! Ito yung mga malisyoso kung bakit tayo nagagalit kay Vice President Sara Duterte. Dahilan kasi ang mga DD shit. Pinalalabas nila na nasa likod ng mga pangyayari na ito sa kontrobersiya na kinasasangkutan nitong si Sara Duterte ay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron mang dapat sisihin sa kontrobersiya na nangyayari ngayon kay Sara Duterte, walang iba kung hindi ang sarili niya. Siya ang humingi ng confidential funds noong 2022. Pinagbigyan siya kalahati lamang dito. Pero ang nangyari, ginastos niya lamang o ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw. Diba? Napaka illogical isipin na ang 125 million pesos magagastos mo lamang sa pangangalap ng confidential na impormasyon sa loob lamang ng 11 araw. Ngayon, sisisihin nyo si PBBM. Walang kasalanan si PBBM doon. Kayo, si Sara Duterte ang may kasalanan. Tapos nagpahayag siya nung sinusuri ang kanyang confidential funds sa Senado. We can live without confidential funds. Ayun ang pahayag ni Sara Duterte. And after a while, nagpahayag siya, lahat ng kumakalaban sa gobyerno ay lahat ng kumakalaban sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan. Ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng gobyerno. O di ba, dalawang mukha ng Sara Duterte ang nakita natin doon, isang vice presidente sa kasalukuyan na may dalawang mukha. Sinasabi niya, okay lang na walang confidential funds. Tapos sa kabilang dako, idedeklara niya na ang lumalaban sa confidential funds ay kalaban ng gobyerno, nanre-regtad na kagad. Di ba? E paano naman yung mga Pilipinong nagtatanong? Ano na ang nangyari sa 125 million pesos? E antimano, kalaban na kagad sila ng gobyerno. Isang uri ng authoritarian leader ang nakikita natin na hindi dapat natin pahintulutan sa 2028 na manalo. Kaya dapat, kung sino man ang makakalaban itong si Vice President Sara Duterte sa 2028, suriin natin at siya po ang iboto natin. Kasi bakit? Kapag ka naupo itong si Sara Duterte, mamamayani ang mga ganitong uri ng tao na katulad ng mga DD shit na ito. Itong mga DD shit, ang utak ng mga ito, ampaw. Ang utak ng mga ito, puro pagsasarili lamang. Puro pansariling interest lamang ang iniisip. Kaya gustong-gusto nila na makabalik sa pwesto ang kanilang pinopoon. Ngayon, kung sasabihin mo na ni-risk nitong si Duterte, ang dating Pangulo, ang kanyang political capital, sabi mo nga,
para sa pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos Sr., eh nagkakamali ka. Pagbabayad yan ang utang na loob, yun ang katotohanan. Wala sa puso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbayad lamang siya ng utang na loob. Kanino? Kay Senator Aimee Marcos. At wala akong pakialam doon. Ano? Hindi ako loyalista. Pasensya na kayo, mga kapatid na loyalista. Pasensya na kayo kasi PBBM supporter lang talaga ako. Hindi ako loyalista. Ang sinusuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos. Siya lamang natatangi. Ngayon, nirerespeto ko ang kapatid, nirerespeto ko ang ama kasi kamag-anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano ang ebidensya natin? Bakit pagtanaw ng utang na loob yan kay Senator Aimee Marcos, i-share po natin ang mga video na sinare nito pong si Sir Benji Contreras sa kanyang Facebook page. Makikita po nyo dito kung ilang beses pong nagsalita ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan tinatanaw niya ng utang na loob ang pagiging pangulo niya, walang iba kay Senator Aimee Marcos. Kaya wag na tayong magbulahan, mga DD shit. Wag niyong sabihin na yan ay para sa dating Pangulong Marcos Sr. alone. Hindi, pagtanaw ng utang na loob yan kasi tinulungan ni Senator Aimee ito pong si Duterte para manalo nung nakaraang halalan. O, ito ha. Pakinggan po natin ito. O, ha? Sandali ha. Panoorin po na natin ito ha. Pero basahin ko muna. Sabi niya rito, ganito ang tatay din nila. Ang daling makalimot sa mga binibitawang pahayag. After 2016 elections, ilang beses niyang tinukoy at pinasalamatan si Senator Aimee Marcos sa tulong nito sa kanya para siya'y maging pangulo. Pero ilang taon after the elections, tinanggi na niya na may naitulong ang mga Marcos kaya siya naging pangulo ng bansa. Eh, walang pinagkaiba. Ang ama sa kaanak, doble kara. Ganun lang yan. O, panoorin po natin ha. Pakinggan po ninyo ito. Wala po ang pagkakaroon ni except for about 3 or 4 persons. Sino po naman? I mean, sino sa inyong support na daw? Sino po naman? Wala akong barangay tap eh. Wala akong tourist lang. Wala akong pera. Si Aimee pa ang nagbigay. Si Aimee pa ang nagbigay. Nakailang beses niyang binanggit ha. Puro si Senator Aimee. Sabi niya, inutang daw siya. At si Aimee supported niya. Who supported ni Ingersoll? No. Only Aimee Marcos. Only Aimee Marcos. O, diba nadinig ninyo? Nadinig nyo mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano kalaki ang utang na loob niya kay Senator Aimee Marcos. Kaya huwag nyong ipamukha sa harapan ng publiko, Miss Angat Bangko at Queen of Meltdown, na nirisk nitong si Digong ang political capital niya para ipalibing si dating Pangulong Marcos Sr. Simple lamang ang tugon dyan, pagtanaw ng utang na loob. Yun ang nakita po ng tao dyan. Hindi dahil tungkulin niya bilang Pangulo na i-execute ang batas. Actually, kahit sinong Pangulo dapat ang naupo, i-execute ang batas. Kaya nga nung ni-raise ng mga kalaban sa politika na ipaalis muli, ipahukay ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr., hindi na sila kinatigan ng Korte Suprema. Kasi bakit? Ayon sa batas, dapat ang dating Pangulo at ang isang sundalo na tinuturing na bayani ay merong karapatan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Hindi yan actually trabaho o hindi yan actually pag-risk ng political capital. Yan ay trabaho ng isang Pangulo na in-execute lamang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang primary reason is that malaki ang utang na loob niya kay Senator Aimee Marcos. Ngayon, kung sasabihin ninyo walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos, wala kaming pakialam doon. After all, hindi itinuring na maayos nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ating mahal na Pangulo. Siya ang nagpakalat na ang Pangulong Bongbong Marcos, adik na ang Pangulong Bongbong Marcos, weakling, spoiled brat, mahinang leader at kung ano-ano pang mga negatibong pananalita
ang binitawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Now, what you could expect from us? Susuportahan namin ang mga tambaloslos na katulad ng mga pinopo ninyo. Kung meron mang tambaloslos dito, yon ang nagsalita ng tambaloslos kahit hindi niya pinangalanan kay Speaker Martin Romualdez. Hindi naman kasi kailangang pangalanan mo kung sino ang tinutukoy na tambaloslos eh. Sapat na yung mga circumstantial evidence na maaaring mag-show sa aming mga isipan na ang pinapatungkulan na tambaloslos ng Vice Presidente walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita na yon sa mga pangyayari. Nagbitiw siya sa lakas CMD bilang chairman ng nabanggit po na party. Bakit? Nandoon si Speaker Martin Romualdez. Kinabukasan, nagpahayag pa siya ng kung ano-anong mga salita. At hindi naman maikakaila siguro na talagang nagkaroon sa kanila ng tensyon. Bakit? Ang tagal nilang hindi nagkita, pero nung pumunta ang ating Pangulo sa isang bansa, sabay silang naghatid kay Pangulong Bongbong Marcos at naging sweet puno doon po sa tagpo na yon. Pero ako, naniniwala ako sa sincerity ni Speaker Martin Romualdez but not on Vice President Sara Duterte. Bakit? Hindi ako naniniwala sa sincerity ni Vice President Sara Duterte. Simple lamang, sa mga ganitong halimbawa, katulad po nito, dalawang mukha ng Sara Duterte. Ano ang dalawang mukha ng Sara Duterte? Sabi niya, noong September 4, 2023, we can live without confidential funds, but of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Napaka-democratic ng kanyang pananalita rito. Sinasabi niya na okay lang sa madaling salita na walang confidential funds. Pero pagdating po dito sa ikalawang pagkakataon, October 5, 2023, authoritarian leader na ang ipinapakita niya po rito. Kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan kalaban ng bayan. Ganyan ang mukha ng ating Vice Presidente. Dalawa, maliban na lamang kung ang nagsulat nitong ikalawa, hindi siya, kung hindi yung nagpapakilalang speechwriter niya na nagsasabi na 300,000 piso ang ibinabayad sa kanya sa kanyang profesyon diyan sa Office of the Vice President at the expense of the Filipino people. Hindi sa atin ang galing yan. Nanggaling yan kay John Magno. Bakit sinabi ni John Magno? Kasi si Tio Moreno mismo or Alex Destor ang nagsabi na ang bayad sa kanya 300,000 pesos ng Office of the Vice President. Kung titingnan nyo ngayon ang pahayag na ito, ito sinabi ito ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Nanggaling sa kanyang sarili. Pero itong pangalawa, sinabi ito nang may binabasa siyang speech. Kaya maaaring siya ang sumulat o kaya yung speechwriter niya. Pero dapat kung ikaw meron ka talagang paninindigan sa sarili mo, yung saloobin mo ang sabihin mo, hindi yung aasa ka lamang sa speech mo. Naalala ko ang speech ng ating Pangulo. Meron siyang tinorek na bahagi ng kanyang speech at sinabi niya doon na not open. Oh, I'm sorry, not often, it is always. Oh, kasi ang sinasabi ng Pangulo, laging ganito dapat. Yun ang nakikita mo na kahit hindi siya ang sumulat sa speech, pero sa puso niya nang gagaling. Kasi simpleng action word, kinokorrect niya para lamang ipakita sa taong bayan kung gaano siya kasincere sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, babalik tayo sa post mo, Sas Rogando Sasot. Sabi mo, sa post mo, Sas Rogando Sasot, ni-risk ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang political capital para sa pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos Sr. Huwag mo kaming bulahin. Hindi kami mga eng-eng. Ha? Hindi kami mga eng-eng na kapag sinabi mo, maniniwala kami. At higit sa lahat, self-proclaimed IR expert ka, paano ako maniniwala sa'yo? Ang dami kong namimit na mga eksperto. At yung kanilang mga sinasabi, laging merong basihan. Eh lalo ngayon, nakakadismaya. Biruin mo, IR expert ka, isi-share mo ang video na ito ni Maharlika. Naniniwala ka sa isang tao na walang ginawa kung hindi mag-imbento ng kasinungalingan sa kanyang programa at magpakalat nito sa harapan ng publiko. Ganyan ba ang isang IR expert? Sa huli, Sas Rogando Sasot, hindi political capital
ni Duterte ang nakasalalay doon, kung hindi ang utang na loob niya kay Senator Amy Marcos. Kaya kailangan niyang gawa ng paraan, i-execute ang batas at ipalibing ang dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani.